Hello, mga rockstar. Ngayon pong araw na to ay magluluto tayo ng isang masarap na putahe, ang karaniwang putahe, pero mayroon tayong konting gagawing pagbabago at hopefully ma-enjoy nyo po. Ito ay itong purpose ko ng live stream na to is to show you how I cook pizza shiado, of course, and with salted eggs. And okay. Well, yeah, just hold on konti ang camera. Maybe I'm okay. I'm not okay, I'm okay, I'm not okay. Hello again, and of course, para makipag-discussion sa inyo, magkaroon tayo ng live chat. Dahil po ngayong araw na to ay a very special day for me. So, akitan nyo sa harapan ninyo ang aking mga ingredients para dito sa lutuing kung tawagin ay peace sarsiado with salted eggs. Bakit po ito ang napili ko? Dahil ito po ay pangkaraniwang ginagawa sa bahay. Madalas po, pagka tayo ay nagprito ng isda o nagfry ng any kind of fish, ay usually meron tayong mga leftover. Ito ang magandang ginagamit yung mga isdang natira, lalo na yung mga pirito na almost deep fried, ay gagawin natin tinatawag na sarsiado. Bakit po? Sapagkat pagka ang isda ay medyo lumamig na, maski iinit niya na, hindi na siya katulad ng bagong luto. But anyway, ang remedyo natin dyan ng mga Pilipino is to make sarsiado out of it. Kasi medyo matigas na ang karni ng isda. Pag naprito na, lumamig, medyo matigas na po siya. So, ang remedy nang ginagawa ng mga maraming nagluluto is to make it sarsiado. What is sarsiado? Sarsiado is from the, of course, from the Spanish word called sarsa, which is sauce. So, yung isda, lalagyan nila ng sauce. Common ingredients po ay tomatoes or tomatoes. So, dito sa ating pagluluto ng fish sarsiado na to, typical, ang ingredients siyempre ang isda. Okay? Dahil wala po akong pritong isda na, so we're gonna use fresh fish na ipiprito natin at gagawin natin sa shadow. So, ang gagamitin ko pong isda ay yung tinatawag na kingfish or yung tanige sa Pilipinas. Tanige po, mas masasabi natin medyo may kamahalan ng konti maski sa ang panig ng mundo. Ang kingfish, marami pong tawag dito, ito po yung tinatawag sa English, ito po yung Spanish mackerel. At pag malalaki na po ang tanige, talagang sobrang laki na, wahoo ang tawag dyan po sa Hawaii. Wahoo, at marami po ang gumagamit ng tanige, minsan kinikilawin, dahil napaganda po ng karne ng tanige. At sa Hawaii, yung tinatawag ng, yung meron silang ginagamit doon, kung tawagin ay poke, okay? It's P-O-K-E, okay? There's nothing bad about it. So, yan po ang kanilang one. Ginagamit. So sa ngayon po, magkaroon din tayo ng discussion based on my research na sino ba ang mas mahusay magluto? Ang lalaki ba o ang babae? Based na sa aking research, ay siyempre, mamaya ko na i-divulge doon sa research ko, based sa kanilang pag-aaral o pag mga research, ay meron silang resulta kung sino ang mas mahusay magluto at bakit. Okay? May mga reason po kung bakit ang isang gender, let's say, lalaki o babae, ay mas mahusay sila. Ngayon, i-discuss po natin yan, pero sa ngayon, magpo-concentrate muna tayo dito sa ating pagluluto ng pizza sarsiado with salted eggs. Medyo itong ating pinaiinit ko na po yung kawali para pag ready na po, magpiprito na tayo. So,
Dahil yan po ang ingredients na yan. So, sa ngayon po, ang gagawin po natin ay we're just gonna use a very light salt para hindi po. Kasi po, mamaya, dahil po doon sa gagamitin natin salted eggs, ay yun po magpapaalat yan. So, instead of salt, we're gonna use salted eggs para medyo umalat po siya. So, okay, so tulad na sinabi ko po, ang ating mga ingredients dito sa ating pagluluto ng Caesar shadow, so ang ginamit po natin ay ito pong tinatawag na tanige o kingfish or wahoo. Marami po siyang pangalan, even different places. Pero sa Pilipinas po, mas kilala siya sa tanige. Other places, they call it Spanish mackerel. Dito po sa Middle East, they call it kingfish or sanad. They call it sanad. Here sa Middle East. Among the fish, isa po siya sa medyo pricey dito dahil dahil maganda po ang karne niya. Talagang wala siyang tinik. At napakasarap na isda po ito. Kaya medyo i-compare natin sa mga lapu-lapu yung price niya. Almost the same. Familiar din po siya ng mackerel. Kasi kung tawagin sa batin ito ay mackerel din siya, kaya lang ibang uri ng mackerel. Marami ang mga katulad ng lapu-lapu, marami pong species ng lapu-lapu. Kung tawagin niyan grouper, yun po yung group ng mga may lapu-lapu kulay pula, may lapu-lapu kulay batik, may red snapper, mayroon namang other na lapu-lapu. So iba-iba po ang magiging concept ng lapu-lapu or ito pong tanige ay napili ko bilang gawin sa shadow dahil isa po siya sa pinakamasarap. Masarap po siyang isda. Madaling iluto. So, ang concept po sa shadow, katulad ng pinag-usapan natin nung una pa lang, ay mostly sa Pilipinas, ang sinasar shadow isda, yung pong natirang piniritong isda. Okay? Let's say, nagprito kayo noong tanghali ng pritong, halimbawa, tilapia o anything na bangos or anything na pinirito niyo, galunggong. And then sa gabi, gusto niyo naman magkaroon ng bagong type ng pagluluto is papalitan niyo po ito ng tinatawag na sarsyado. Shout out po tayo kay Ariel. Yes, Ariel, thank you for coming. Hello, sir. Yes, pero madali lang po ito. Sarsyado, masarap pero madali. So,
yun nga lang, gagamit tayo ng mga kung anong available na, alam niyo po, JBR, this is a tourist spot. So, bibili nyo dito, medyo pricey pero kalidad. So, katulad ng tomatoes na to, like pressed from the garden, yun po lang gamitin natin. Siyempre, sibuyas, gagamit tayo ng dalawa. Gagamit po tayo ng egg, isa rin po sa ingredients na sarsyado yan. Ito po ngayon ang naiibang ingredients, salted eggs. Pakikita ko sa inyo kung ano, paano kong gagamitin to. Salted eggs dito sa ating sarsyado. Okay? So, bawang. So, ang ginawa ko, nilagay ko na po sa Ziploc bag at didikdikin na lang natin para hindi tayo magbabala. So, ang unang gagawin natin is didikdikin natin. Yes, it's tomatoes. Garden press. Alam nyo dito, medyo dahil nga po siya ay tourist spot. Competition dito is hard. So they have to show yung product nila is appetizing. So, ganyan po talaga dito. Of course, ang una po nung gagawin natin ay ipiprito natin ng isda. Tapos saka natin ipiprepare yung sauce niya. So, sinoted ko pa ng itong tanige, pero light salt lang po. So, pangayon, light salt lang po ang ginamit natin. Dahil, siyempre mamaya, sa sauce, medyo magdadagdag tayo dahil gagamitin natin siya ng salted eggs. Talagang maganda. Maganda ang mga tomatoes dito. Nakakasigurado kang organic kasi ito eh. At yun po ang ating ginawa. So ngayon, ang gagawin po natin ay ipiprito muna natin ang para hindi po siya masyadong overcook yung isda ay gagamit lang tayo ng medyo mahinang apoy for the meantime. So kailan po natin uminit. Okay, mainit na po siya. Pwede natin i-frito itong ating kingfish. So, ito po, piniprito na natin na ang ating kingfish. At ngayon, ihanda na natin yung maaaring magiging sauce dito sa ating piece of shadow with salted eggs. At the same time, mamaya po, magdi-discuss tayo. Sino po ba ang mas mahusay na cook o mahusay magluto? Ang mga babae po ba o ang mga lalaki? Ito pong discussion ay i-base ko po doon sa aking research. Hindi ko po opinion to. Base po ito sa research ko kung sino ang mas magaling na magluto at kung bakit. Binigay ang mga reasoning kung bakit itong grupo na to ang mas mahusay magluto. Okay? At siguro magiging interesado at yung mga kababaihan, pwede niyong i-rebuttal itong aking kaya ngayon discussion to eh. So, para tayo nag-uusap dito, magkakaroon tayo ng parang isang uri ng school discussion para ipakita sa inyo na kung sino ba talaga ang mas mahusay magluto. Babae ba o lalaki? So, diktikin na natin po natin ito. Bawang. Ako po hindi nag-iwa ng bawang. Mas gusto ko po yung
dinidik ni kambawang kaysa iniguwa. Ang purpose po nito talagang parang ang flavor ng bawang ay makuha natin. So yan po. Dik na po siya. At yung garlic oil ay para lumabas. So, iba po, para mabilis ang pag-alis ng balat ng garlic, binababad sa tubig kung ayaw nyo ng dinidikdik. So dahil ito po dinidikdik natin, ay po, alisin na lang natin ang mga balat kung saan na po siyang umuwalay. Yes, mostly po, Mr. Ariel, ang pagluluto ay natututunan natin sa ating mga magulang. Katulad nga po ng isang magaling na cook sa Amerika, sabi niya, wala pong great cook na sinilang. Yun po ang kanyang opinion. Wala pong great cook na isisilang. They all learn. Natututunan po yan. Okay? So, mga cook po, sabihin natin, yung widow, maring may widow sa pagluto pero hindi siya makakapagluto ng ayon sa panlasa ng tao. Ang may luluto niya lang yung ayon sa panlasa niya. Remember, kapag ang tao, tayo ay nagluluto, hindi ito ayon sa ating panlasa. Lalo na kung nasa restaurant tayo, business, eh syempre ang iluluto nyo yung magugusto ng customer. Okay? Hindi yung panlasa nyo. Kasi meron kayong, tayo, bawat tao may kanya-kanyang paboritong pagkain. Bawat tao, at alam ko rin sinabi ko, regional po ang pagkain. Yung mga taga Bicol, iba po ang pagkain nila. Mga Tagalog, iba ang pagkain. Bisaya, iba po. May kanya-kanya silang technique o pagtimpla sa mga pagkain. So, habang piniprito natin ang isdang gagamitin natin sa pizza shadow, ay discuss po natin ito. Sino po ang mas mahusay magluto? Ang babae po ba o ang lalaki? Okay, based on the fact, ang unang facts na ibibigay ko sa inyo, doon sa huli kong nabasang research, there are about 178,000 chef sa America, US, okay? At doon, sa 178,000 yun, 78% po ay puro lalaki. So, sa makatawid, almost 78.9. So, sa makatawid, almost 21% lang ang mga babae. Ang unang reason bakit mas maraming chef na lalaki ay sapagkat ang pagluluto po is a hectic job. Okay? Napakahirap po ang maging chef. Imagine, lagi kayo nasa heat, a fire, lagi kayo pinapawisan. Ang mga utensil, lalo na po sa mga mahaling restaurant, mabibigat po. At lalo kung malaki ang restaurant, siyempre ang mga utensil na ginagamit nyo ay malalaki. Ngayon, siyempre may mga katulong nung ngayon. Karaniwan po sa mga cook na makikita nyo ay male. Dahil parang organization eh. Siyempre ang chef, siya ang pinaka-leader. Okay? Karaniwan ang chef, hindi naman halos nagluluto. Binabantayan niya lang mga cook, pero based yun sa kanyang ability to lead yung mga cook niya. Kaya lalo na kung restaurant, may mga orders, so i-assign mo yan. Ang chef ay hindi naman po talaga siya minsan ang nagluto. Ginaguide niya. May mga cook siya. At siya na rin mismo ang minsan kumukuha ng mga cook. So kung mag-a-apply, ang mismo chef ang mag-process ng application. At hindi lang yon, dahil nga po sa almost napaka-hirap ng trabaho ng chef. Imagine, magkapong ka nakatayo. Okay? Tapos,
Siyempre, lagi kang nakasigaw para sa mga tao mo. Dahil minsan, dahil medyo maingay, hindi naririnig ang mga order mo. So make sure they do all the right thing. Mahirap. So mga chef, it is a very, very... Kung mahirap, alibawa, chef, maliit na karinderya lang, okay lang. Minsan ang order pa isa-isa lang. May mga chef na sila na mismo ang nagluluto kung maliit lang ang inyong restaurant. Okay? Mostly, kung malaki ang inyong restaurant, marami kayong katulong na po. Okay? Pero may prepared ng vegetable, may na-prepared ng meat, may na-prepared ng something else. At karaniwan, may mga cook baker pa kayo. May mga baker, siyempre malalaking resa, nag-cook din po yan ng siyempre dessert. So, yan po ang isa sa dahilan kung bakit dito ay mas marami ang chef ang lalaki. Now, gumawin naman tayo sa usapan. Yes, tama ka Mr. Ariel. Karaniwan ang mga... In fact, sino po ba ang number one chef sa buong mundo ngayon? Okay? Kilala po siya dahil madalas siya sa TV. Siya po si Gordon Ramsay. Okay? So ngayon siya po ang top chef sa buong mundo. According to the... siyempre, yung mga research and everything, nagkakaroon po sila ng botohan at doon po sa kanilang top 10, ang number 1 po si Gordon Ramsay. Mapapanood niyo po siya sa iba-ibang TV shows sa... tungkol sa cooking. In fact, may mga restaurant siya everywhere. Dito sa Dubai, meron po siya. At talagang dinadayo po yung kanyang mga restaurant. Kaya napakayaman po niya. He's worth about almost close to $500 million ang worth net worth niya. Hindi pa lang kung 500 million o 159 million. But anyway, pero siya ang considered na the richest chef. So imagine, dahil po sa pagdating. Bahal naman po siya, marami po siyang pag-aaring restaurant. So, kaya na-consider na siya ang paying. Ngayon, ito po ang mga research kung bakit mas mahusay magluto. Sasabihin ko na po, ayon dun sa, based dun sa research, marami po akong binasa, based po dun sa aking binasa, ang mahusay magluto ay mga lalaki. Binigay po nila ang dahilan kung bakit ang lalaki ay sa tingin nila ang siyang mas magaling na magluto kaysa babae. Ngayon, remember, kung sa Pilipinas tayo, alam mo naman ang culture sa Pilipinas, syempre iba. Lalo na yung mga lumang culture, karaniwan sa isang kabahayan, trabaho ng babae ang magluto. Okay? Sa pamilya. Okay? So dito, kung napasok na ang pagluluto is an obligation. Okay? Obligation ng isang babae na magluto sa pamilya. Yan po ang sinasabi sa research. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit sa dahilan kung bakit mas magaling ang lalaki sapagkat ang pagluluto ng babae dahil sa obligasyon na lang. Diba, luluto nila to, hindi na sila nag-worry. Alam na nila yung gagawin nila. Flat. Ang magiging, alam ba, nagluto sila ng sarsyado today, sarsyado, let's say, next week. Isa na lang po ang lasa niyan. Hindi sila, dahil po sa ang mga babae, ay hindi po sila nag-e-experiment ng kanilang lulutuin. Hindi po sila nagbabago. Kung ano lang po yung ingredients na ginagamit lang, yun lang po. Hindi sila, katulad ng lalaki, pag nakataas ang magluto, malakas ang loob. Unang-una, ang mga babae, karaniwan sa mga babae, meron silang recipe. Sinusunod nila ang recipe. Tandaan natin, minsan, kung hindi ka talaga aral sa culinary school, mahirap i-follow ang recipe. Pero kung graduate ka ng culinary school, yes. Okay, lalo sa mga baking. But anyway, ang isa pang dahilan kung bakit mas sinasabi nilang ang lalaki dahil nga po hindi ito obligation. Parang nag-i-experiment. Katulad gagawin natin dito sa pizza shadow. Lalagyan po natin ang salted eggs. It's a part of an experiment. Titingnan natin kung anong resulta ng common sarsyado na tomato, onions, garlic, at egg ang gamit. Yan yun, whip the egg, babatihin natin, and then while it's boiling, lalagay natin ang egg. So that's it. Dito, meron po akong parang experiment. Maring ginawa na rin po ito sa iba, hindi ko po alam. Pero ang gagawin ko po ay gagamitan po siya ng salt eggs. But in a different way. So ito na po, tulis natin ko, ito po yung tomato, onion, garlic, onions,
egg, ilan po, as siyempre. So, ang gagawin na po natin ay magsisimula na po tayo mag-chop ng tomato. Yan po, ilito na po natin ang fish. Pwede po natin ang exhaust dahil medyo dahil syempre ang isda amuy po yan. So first thing we're gonna do is chop the tomato. So dito sinabi natin na ayon sa research mga lalaki po. Pangalawa, katulad na sinabi natin, obligasyon po ang pagluluto sa mga babae. So doon po, nakatali sila sa isang ingredients lang. Dahil araw-araw, alam na nila yung lulutuin nila, alam na nila yung ingredients, wala na pong pagbabago. Yun na rin po yun, di na sila pabago-bago. Ito, igagayat natin as fresh, talagang pino, tomato, so we can get the flavor. So, doon po. Kailangan natin ng matalim na chilyo. So, may prepare na po natin ang mga main ingredients dito. Dito po sa sauce, kaya magiging sarsyado. Pag-carry po natin ito. Mas maraming kamatis, mas masarap. Kasi po, talagang yan po ang napapasarap din sa sarsyado. Meron pong iba na hinahaluan po nila ng black beans. Kaya medyo mga iba nag-experiment. Ngayon sa akin, ang gagamitin ko po ay salted eggs. Okay? So, yung pinirito po natin ay sinalted natin ng very light lang dahil nga po sa magkakaroon ito sa mga. Mamaya, puntarayin din natin. Dahil sa ngayon po ay nagkakadaan tayo sa meat. Dahil po sa may edad na tayo. Yeah. Sa kasa Pilipinas, minsan po talagang napakamura ng kamatis. Lalo na pagka talagang nagtanim, umaangal nga po ang mga farmer dahil napakamura po ng kamatis. Dito po, hindi po nagbabago ang presyo ng kamatis, napakamahal po. Lalo na sa lugar nito, dahil ito po ay tourist spot, JBR. So, of course, ang mga price po ng mga product dito ay talagang may kamahalan. So, shout out, Mr. Ariel Cananan. Maraming salamat. Tama. At sa mga pastry, very skillful kasi ang mga lalaki. Tama ka dyan. At yun nga po, ang isang kagandahan po sa lalaki, eh madalang lang din sila magluto. Kaya pag nagluto sila, kailangan masarap. Okay? Kasi po, mataas po ang pride ng lalaki sa pagluluto. So, gusto nila, mahigitan nila, halimbawa, mga misis nila, ayaw nila mga kantsawan, o, hindi ka pala marunong magluto, o. Pero, napansin ko po sa Pilipinas, ang magagaling na mga cook, sometimes, maski beginner lang, ay yung mga nagiinuman. Halos, sa mga inuman, pagka halimbawa, nagkabigayan ng konting pera para bumili ng pulutan, at kung magluluto, eh, makikita mo po ninyo kung gano'n sila kabilis magluto, at napakasarap po. Katulad ng kaldereta, paluto nyo yan sa ating mga kababaihan nanay. Hindi po nila naman iluluto ng ayon sa panlasa ng mga tao. Dahil ang style po ng you know, ay talagang parang tingin nyo bara-bara. Pero na magaling po sila. So, sa mga inuman, talagang number one talaga siguro kaldereta pagka magluluto. Di ba? Ang kaldereta, of course, tomato sauce. Laging may tomato. Pero may other ingredients silang inahalo. Parang nag-experiment. So, tulad nga po na sinasabi ni Sir Ariel, na very skillful ang mga kalalakihan pagdating sa pagluluto. Okay? So, kaya at malakas ang loob.
at malakas ang loob ng mga kalalakihan pagdating sa pagluluto, hindi ko sila natatakot. Bakit? Siyempre, pag ang tao lasing na, basta may makain na, may halimbawa tinamaan na, okay na sa kanila yan. Okay? Ang mga babae, medyo takot po sila sa pagluluto. Ang mga babae po, medyo takot silang mapintasan ang kanilang luto. Okay? Hindi katulad ng lalaki. Sasabihin ng kalalaki ko, ayaw mo, huwag mo. Ganon. Basta ako, niluto ko yan. Kung ayaw mo, huwag mo kainin. Yan ang katwiran namang karamihan sa kalalakihan. So, hindi po sila natatakot. At karaniwan, out of hindi sila gumagamit ng recipe. Idea lang. Okay? Minsan, napanood lang nila kung paano sa mga dati na nagluluto ng kaldereta, na panoorin lang nila. Mamaya, gagayahin na nila. Bilis po silang pumikap ang mga kalalakihan. Ang mga kabibihan, medyo pagdating sa mga lutuing katulad po ng sisig. Okay? Ang sisig po ay siyempre ang idea ng sisig nung unang ma-discovery yan ay para pulutan. Ang history po ng sisig, yan po yung tira-tira ng mga lechon. Okay? Nag-lechon sa bahay, maraming tira, may nakaisip, gawin natin sisig pulutan. Kaya actually, ang sisig is really designed para maging pulutan. Pero at the very end, ginagamit na rin po siyang as a dish. Ginagawa na rin po siyang ulam. Karaniwan po naman ang mga nilulutong pulutan ay pwedeng iulam. Siyempre, ang iba, bulalo. Alam niyo mga manginginom, marami po silang idea kung ano bagay na kakainin lang. Dahil daw, bakit daw bulalo? Para pagka medyo nakainom na, meron silang sabaw na ihigopin. Alam din nila kung anong klaseng karne ang gagamitin. Eto na, dito mahirapan talaga babae, pero bawal na po, ano? Bawal na pong iluto yung aso. Okay? Pero nung araw, halos mga manginginom ang talagang mga eksperto pagdating sa lutuin na yan, yung tinatawag na estopado. So, ang mga babae, hindi po nila hahawakan ang karne niyan. At unang-una naawa sila, pangalawa, ay hindi po sila sanay magluto niya. Ganun din po yung mga karneng kalabaw. Okay? Medyo hindi po inaayawan ng mga kababaihan ang pagluluto niya. Kaya maraming sa mga probinsya, siyempre, may mga kalabaw na pinatatay kasi pwede naman po na. Dahil marami ng traktora at noong araw halos pinagbabawal po. Ngayon marami ng makinarya sa pagtitil ng land, pag-araro. So, ang kalabaw, ay ano pa rin po ang kalabaw. Pero, meron nga pong kalabaw farm na talagang ang purpose is to meat and milk. Nagagatasan din po yan. So, ito na po. Halos na prepare na natin. Hinihintay na lang natin. Maganda po sa sarsyado yung ating fish ay brown. Talagang parang medyo deep fried. Ang ganda na po ng ating rito, one side pa lang po yan. At maganda na po. Siyempre, itong salt eggs, pakikita ko po sa inyo. So, paano natin gagawin ito? Pagka, ngayon, balik tayo sa ating topic about sino ang mas magaling na magluto, babae o mga lalaki. Mga kababaihan, pwede kayo mag-depensa rito, pwede kayo mag- research din kayo
para hindi na mapukoy. Ito pong reasons ko ay puro, sa, marami akong tining ng mga critics o anything, puro lalaki ko ang tama po kay Mr. Ariel na masarap po ang sisig ng Pampanga, the best, pagkat dyan po nag-originate ang sisig. So, ang sisig ay originated from Pampanga. So, hindi po yan nawawala sa anumang restaurant, hindi po yan nawawala sa anumang inuman, ang sisig. Dahil ako po inis sa Pampanga na nakatira. At yun nga po, hindi pwedeng, hindi kompleto ang inuman kung walang sisig. So, kailangan may sisig. Maski hindi po siya galing sa lechon, they can provide. Yung nga po sinasabi ko, ang original na sisig ay galing po yan sa mga sa lechon, lechon baboy, na natira. Siyempre, karaniyan po natitira dyan yung ulo. So, yun po ang sinisisig nila. Tsaka siyempre, ngayon, marami na pong version ng sisig. Okay? So, kung ano-ano na, yung iba may lalagyan nila ng fried eggs sa ibabaw, may mga, so, yung iba may mayonnaise, so, ang main purpose ng sisig is to have a lemon taste, kailangan din may lemon yan, o suka. Pero mas prepared kalamansi, either kalamansi or lemon. Yan po ang mas prepared sisig. Kaya ang sisig is part of, ngayon, maski sa restaurant, punta kayo sa mga, halimbawa, sa isang mall, mayroon silang kainan doon, ang sisig ay available at talaga na doon. Of course, lechong kawali at ano pa, puro kanne, baboy. Ano, depende po yan sa region, pasipo po sa Pampanga, talagang gusto nila ang baboy. Primary po nila doon baboy. So in every market you go, mas, siyempre malaki po ang pwesto ng baboy kaysa baka. Almost sometimes, wala kayong nakikita baka sa isang market, pero bakit? Ang baboy hindi nawawala. Maraming klase luto kasi sa baboy. Sa baka, medyo limitado lang ang pagluluto sa baka. Almost nilaga, tulalaw, sinigang, ganyan lang po. Meron din pong... Pero ang baboy, sa base, doon sa pagkakarne, mas marami po ang luto sa baboy kaysa anumang meat. Marami po. Namban niya yung belly. Andiyan yung lechon, pulled lechon, andiyan yung adobo, sirigang, name it. So, pichado, pitada, caldereta. So, siyempre, paborito po. May mga tao mahilig sa mga fried. So, lechon kawale. But anyway, yan po isang dahilan kung bakit sabi nila lalaki. Dahil mga marami po sa niluluto ngayon ay almost katulad po ng sisig, siyempre, mahirap gawin yan eh. Talagang pagtatad ka rin mo yung karne. Diba? Talagang maliliit lang hiwa ng ban. Tapos hiwa ka ng sibuyas, hiwa ka ng ganon. Titiplahan mo. So, yung mga manginom, medyo eksperto. Ako, sa akin, mga eksperto talaga ang mga manginom sa pagluluto ng kaldereta, sisig, at bulalo. At magaling din po sila sa pagluluto ng kambing. Hihirang niluluto ng kababaihan ng kambing sa Pilipinas. Okay? Typical po yan. Hindi sila bibili ng kumikarning sa palengke. Diba, yun nga po, wala pa pong halos tinitindang karning kambing sa Pilipinas. Bibili po kayo whole kambing para makatikim kayo ng kambing. Marami po, papaitan. Talong papaitan. Hindi po yung papaitan ng Pangasinan, papaitan ng Tagalog. Iba-iba po yan. Iba-ibang papaitan ang ginagamit nila. So, maraming gamit. But anyway, kaya doon sa findings na yun, maski sa ang restaurant kayo pumunta, mabibilang nyo sa dali na babae ang chef. Okay? Sa malalaking restaurant, malalaking hotel, halos dito, ay wala pa ako nakikita ang babae chef. Sa marami na rin ako napuntahan, karaniwa po ay lalaki. Because ang inahanap po dito yung leadership, very strong leadership ng lalaki pagdating sa pagluluto. Pwede nyo akong iribat doon, pero talagang kasi po, babae soft. Eh, dyan po sa nasa kitchen. Kaya nga, sabi ni Gordon Ramsay, hell ang kitchen. Mainit. Okay? Mainit. Kung nainita ka, get out of the kitchen. Kaya nga sinasabi ng tao, yung ginamit na rin example niya, kung diba, na, hindi mo kaya yung trabaho mo, you know, kung hindi mo kaya, get out of the kitchen. Ganun, umalis ka na dahil nahihirapan pa.
So, based on, talagang, pasensya na po sa kabilang, pero ito po, based on research, okay? Maring, hindi naman po, sa isang lugar, maring mas dominante rin ang babae. Katulad sa amin, nung araw, ang tagaluto namin, ang mother to, okay? And then, natuto na yung mga kalalakihan. Pero doon sa household ko nung araw, ako ang nagluluto, okay? Marami po na talagang may mga lalaki mahilig talagang magluto. At sila na po, minsan nagbo-volunteer na pagluluto. So, yun po isang dahilan kung bakit ayon sa research ay mas masarap magluto ang mga lalaki kaysa babae. Experiment, lagi sa babae, it's a obligation. Hindi po ito sa lalaki, occupation. Yung talagang, tsaka experiment, mahilig ang lalaki sa experimentation. Ipa-experiment po sila. Sabi nila, ibang style ang gagawin ko. Yun ang kanya. Kaya lalagay nila yung pangalan doon. Baka sakali, mag-click. Marami na po tayo pagluluto, na mga niluluto na ipinangalan na sa tao. Dahil nga po, kinuha na nila yung rights noon. Kung yung gagayahin to, akin to, original ko to. Marami nag-click. Okay? So, bakit natin sa YouTube, marami po nagluluto, puro malalaki rin po. Pero, maraming babae, makikita nyo sa YouTube, ang niluluto nila is almost, yun lang talagang sa kitchen, daily food para kinakain ng mga pamilya. Ang mga lalaki po, medyo, meron silang paiba-iba. At, kung titignan mo, parang mahirap. Pero, actually, hindi naman po siya mahirap. So, po natin itong salted eggs. Wow, naglalangis po siya. Okay, mukhang ready na tayo dahil sa paglagawa ng salt. So, yun po. Ito nyo ang fish. Guarantee po ito. Mas maganda po ito yung parang leftover. Kaya ba, kinain natin, may natira. Yun ang isa sa shadow natin. But, for presentation purposes, papalagay natin na ito ay bagong lumang prito na. But, dahil po, maganda kasi sa isda ay mas matigas pag sinar shadow. Para hindi po nasisira ang karne. So, yun po ang purpose niyan. So, now, pupunta tayo. Sasalin natin muna ang mantika. Yung ating pinapretuhan. O. At i-alis po natin. Ang kawali para hindi na po siya para niya tayo uli mag-init ng kawali. Linisin lang po natin yung ikit dahil para hindi po siya magkaroon ng bigger pins. Okay? Plastic naman po siya kaya yan. So, isara po natin. Oh, yan po. Medyo nagdaras po ang isang lot. Medyo nagdarasan po natin. Ah.
lasan po natin ng oil. Bulas po kasi ito. So, hindi po oil ang gagamitin natin. Gagamit po tayo ng butter. Kung wala pong butter, ay oil. Okay? With the butter. And then we put the onions. Garlic. Sila gumagamit ng garlic. Onions lang at tamalis. Okay. Susunod mo natin ang onions. At ang, siyempre, sunod-sunod lang po yan. At ang pinakahuli, siyempre, yung ating ito ating tomato. So, yan po. Napakaganda po ng ating fish. Look at that. Very nice. At, sundan na po natin ang tomato. Halimbawa kung nakulangan kayo ng tomato, na kamatis, so, at meron kayong naitabing tomato sauce, dagdagan nyo na lang ng tomato sauce. So, yun na po.
ano na po yung tomato. Tatakbang po natin. Tukulin natin yung pili. Palalabasin po natin pilit yung tomato sauce, yung kanyang juice, para maging juicy po siya. So, kung ang isda nito ay pinirito na natin noong panggabi at ganoon to, mas madali ang pagluluto dahil yung ating isda ay naka-prepared na. Then, just for the sake of the show, the video, is nagpirito po tayo ng isda. So, ang gagawin po natin sa gagawin natin sa soaked eggs, kukunin lang po natin yung kanyang pula. Okay? Yan lang po, kukunin natin yan. Okay, dudurugin natin. Opo. Siguro dalawa o tatlo. Siguro dito, gagawin ko ay yan po. Medyo hindi po siya, alam niyo, hindi po ganong biyasa gumawa ng itlog na pula dito sa Dubai. Pero sa Pilipinas, napakaganda po ng mga salt eggs. Okay. Lalagyan na po natin. I think I will add more. Parang nagbagan ko ang soft eggs. Dito po, binalot nila. Pero, iba talaga ang soft eggs sa Pilipinas. Medyo, lalo na kung special order. Medyo maganda. Pero ito, naglalangis na po. Kung ano ba, nakabili kayo ng salted eggs at hindi po siya malangis, kasi ang pag ang salted eggs ay naglalangis na po, masarap po talaga yan. Binito na yung kanyang natural oil. Yan. So ito po, ihalo na po natin. Next step, talagyan po natin ang puri. Puri na po siya. A little bit more. Ang ganda.
Wow. Very nice. So, karapit ko lang po para makita nyo. Yan na po ang ating sauce. Okay? Salted eggs. At siyempre, siguro isa lang po ang lalagay natin. Wow, po. Red. Brown egg. Talagang paka-scramble natin mahigi. Okay, now we're gonna drop this. Slowly. Turn the heat down. And now we're going to put the fish. When you get your fish, you want like this space, you know. Let's put the first fish. Then cover it in the sauce. Oh. Then the second fish. Cover. Iahago na po natin siya. Ito po. Wow.
So, another delicious product. Napakadali. So, lalapit natin sa camera. Makikita po natin sa inyo. Para makulang po natin ng pictures ang ating finished product. Po siya. Yan po ang ating fish asiado with salted eggs. Yan na po. Okay. Napakasarap. Napakaganda. At yan na po. Balik po tayo dito sa ating lugar. Alam na. So ladies and gentlemen, another finished product po ni Chef Alachamba. Ako nga po pala ay bagong gupit ngayon. Pumunta po kami sa Gibraltar to get our third shot. I have my vaccination today. I got Pfizer, third shot. Previously, I got dapat po dalawang Moderna shots. So, after 6 months, kailangan ng boosters. Recommended na CDC because ang age ko is 65 and above. Recommended nila na 6 shots. I mean, booster shots. So, mix and match. Pwede na po namang Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Pfizer. Pwede na po. Mix and match. At ang pinakahamalaga dito ay double protection po tayo. Hindi po ito kasi natin na sisiguro kung yung dosage na yung previous 2 dosage ay medyo hindi natin alam kung mahina na o no. So that's why they call it a booster para palakasin ulit. Para mas safe, para hindi tayo. At so far naman, wala naman po ako nararamdaman. Even though may second shot na ng Moderna, hindi naman po ako nangakasakit. So doon sa mga nag-tumili, huwag po kayo magkalala. Walang side effect ang vaccine. Ito yung nag-guarantee na safety nyo. Maring ito din sinabi na ang guarantee dito ay hindi kayo magkakaroon ng severe COVID na siyang napakadelikado. So tinatawagan ko po yung mga nag-atubili, everybody please, you know, para maabot na po natin yung tinatawag na endemic area, yung herd immunity, para mabuhay ulit tayo ng masaya at hindi tayo limitado. But anyway, i-enjoy ko po itong aking Princess Shadow at mamaya po ay magsising along ako, magkakatawa sa karaoke. Okay. Ang problema lang wata dun eh, yung copyright. Medyo nagkaalala ko sa copyright. But anyway, sa aking mga subscriber, sa aking mga followers, thank you, maraming salamat sa inyo. Right now, I will update you about my watch hours kasi yung aking subscriber ay na-met ko na. At thank you sa inyo. At hopefully, subscribe pa po kayo. The more subscriber, the more merrier. Tulad sinabi ko, I will keep showing my skill in cooking. Kung skill nga po ito. Ito po ay natutunan ko to sa aking magulang. At hanggang sa katulad sinabi, mga lalaki nag-i-experiment sa cooking. So, yun nga po ang ginagawa ko. Nag-i-experiment ako. At syempre, kung merong kaya, do the best you can. Gumamit ako yung magandang. Kung wala naman po, you can, pwede magpalit, provide. Halimbawa, ito sa shadow, pwede galunggong. Doesn't have to be very expensive fish. Okay? Ako, mas prepared ko galunggong. Kaya alam ko lang galunggong dito. Secondly, kamatis. Mura kamatis sa Pilipinas. Very healthy po kasi ang lutoin na to. Kasi tomato, onions, and garlic. At of course, spears. Wala ko po kayo itakatakot tungkol sa highland. Basta, yung ang inupanay lang nyo yung saltiness. Huwag masyadong maalat, tama-tama lang, maalasahan nyo. At yan po ang pinaka the best healthy food. Kaya nga, stay healthy.
alam po natin, minsan, hindi naman po bawal kumain ng baboy o kumain ng karne. Basta, ika nga, ang panito, yung minimal, yung tawag dyan, huwag naman pakasobra. Okay? So, dito na lang tayo mga kasama. Tarhiyap, oh, One TV. Yes, talagang One TV, shoutout sa iyo. Actually, Joban TV. Tingnan ko, balikan kita mamaya, Joban TV. Baka masuportahan kita. I think, sinuportahan na kita. At pati yung mga pisang ko, papasupport sa iyo. But anyway, dahil tayo mga small YouTuber, kailangan magtulungan tayo. Ako naman, yun po ang purpose ko, tulungan ng mga small YouTubers. Ako naman, hindi ka po naman po nagmamadali or anything else. Nag-enjoy lang po ako. But I really enjoy presenting my like this cooking. Kung yun pong, kung sinasabi ko nga po, hindi po nangangulugang gagamitin niyo po yung mga expensive ingredients. Katulad ng isda, mahal po ito. So, pwede ang galunggong. Kung may galunggong nga po, galunggong gagamitin ko. Or tilapia. Dito po sa lugar na to, wala po kasing mga tilapia. Hindi po kilala ang tilapia rito dahil this is a tourist spot. Mga European po ang mga tao rito. So, karaniwan, mga isda rito, salmon, mga, you know, alam nila. Tomatoes, tinan nyo ang tomatoes. Medyo mahal po yan, organic. Siyempre, mahal po ang bilihin talaga dito. So, ngayon po, nasa Pilipinas tayo, ay mura lang ang kamatis sa Pilipinas market. At siyempre, galunggo. Okay? So, double purpose po ang galunggo. Pagkari nyo, kayo nyo naprito, at hindi nyo naubos, sarsyado. Okay? May sabaw. Ngayon naman, kung sarsyado, may natira, prito naman. Ganun. Ganun din po. At, at least, na-discuss din po natin kung bakit ang, sa aking research, ay nabigay ko ang reason ko kung bakit sinasabi nila mas mahusay magluto ang mga lalaki kesa babae. Pero pwede pong under-rebutton yan, okay? Sa mga kamehang, ito po yung research ko lang, hindi po opinion. Sa akin po, pare-pareho lang pagluluto. Walang magaling, walang mahusay, as long as you do it right. Kaya nga, ginawa lang tama. Hindi po siya na dapat masarap o ano, basta tama po sa pagluluto. Nutritional, yun po ang pinaka-importante. Nutritional. So, uli, magpapaalam po ako dahil parang hindi na po ako masyadong mag-stay dito. At mamaya kasi tingnan ko kung maila-live ko yung aking karaoke. But anyway, tinitake ko advantage ko po itong day off ko dahil doon sa injection. Nabigyan ako ng half day off. Third shot na po ito. At walang hesitancy. I took it right away. As soon as they offer it to me, I say, give it to me. I need it. The more well-vaccinated ka, the more wala ka nang inaalala. You know, it's like wala ka nang problema dito, wala ka nang problema. Okay, nagpapago ka pa rin ng social distancing, mask, and everything. Pero hindi ka na ganong nangangaba na magkakaroon ka ng COVID, magkaroon man, alam mo, asymptomatic. Sa ngayon, sabi nga, huwag muna tayong mamimili ng vaccine. Sabi nga ng isang kasama ko, sabi niya, basta may vaccine, okay lang, may protection. It doesn't have to be Pfizer, doesn't have to be Moderna, it doesn't have to be AstraZeneca. Basta, vaccine. Huwag lang yung peke, okay? Kaya, pag sa hospital, siyempre, o mga clinic, or rural health center, hindi po sila magbibigay ng peking medicine. Yun lang po kakarapan natin, kung peke po yung vaccine ay ibigay. Pero, Sputnik, anything, basta, mayroong protection. Okay? Ngayon, ang ganda po naman yan, after 6 months, meron naman booster eh. At mix and match, pwede na, Pfizer. Pfizer lang po kasi ang FDA approved so far. Pwedeng, sa ibang bansa, ino-order na po yung mandatory vaccination because if it is FDA approved. Marami na pong bansa ang nagbubukas ng kanilang mga buhay, ang mga airport, nilulugan na nila. Dahil po sa na-meet na nila yung almost herd immunity, basket vaccinated number of people. So, yun po pinakamalaga. So, hanggang dito nila mga kasama. Sa muli, maraming salamat muli. At I'm glad na binibigyan niyo akong pagkakataon na i-present ang aking skill. Pilit po. Mamaya, pagkanta.
Siyempre, ito po ang isang magandang libangan natin eh. Doon sa mga small YouTuber, just keep vlogging, just keep rocking, just keep continue what you do. Just be happy about it. Okay? Huwag muna kayong mag-iisip ng monetization. Darating po yan. Ang isipin nyo, ini-enjoy nyo ang ginagawa nyo. Kung napipilitan lang kayo because of such purpose, ay hindi po nyo mararating ang dapat nyo marating. Just be friendly. Don't use any harsh word. Basta ingat-ingat lang sa sasabihin, sasalain, para kung hindi tayo nababash. Dahil po ang mga basher, eh, kritiko po yan eh. Right nila yun. Kung meron silang nadidinig sa inyo, hindi maganda, ibabash kayo. Karapatan po nila yun. So, hindi nyo po pwedeng alisin yan. Huwag nyo po silang sasagutin ng harsh word. Okay? Huwag nyo po silang pipitasan. Part din po sila ng community. Ibig sabihin, minsan kasi, pag nagbabas sila, baka naman nagbibigay lang sila ng suggestion or constructive criticism, kung tawagin. Siguro may mali lang ang deliverance, mali ang pagkaka-deliver ng kanyang message. Kaya importante po kasi, pag nag-deliver kayo ng message, make sure it's tama. Para yung receiver, eh, masihan. Kasi pagka hindi tama sa pandinig ng receiver, eh, medyo magsisense siya ng something like a criticism na kung tawagin natin ay bashing. So anyway, nandito na lang po at malamig na itong aking kakainin. So I'm gonna enjoy it. Thank you very much. God bless you all. But make sure you stay safe. Eat healthy food. Siyempre. Okay? Thank you. Thank you very much from the bottom of my heart. Thank you. Para mag-end. Para mag-end. Para mag-end. Para mag-end. Para mag-end. Para mag-end.